Hello, good morning mga kapusa, katukaya, dabarkatid sa lahat po ng mahilig sa cat dyan sa Philippines. So, nabisi nga tayo kahapon sa ating pag-grocery ng mga food ng ating mga cat. So, today is ngayon natin ayusin at ilalagay sa mga container. So, hello guys, ito yung ating part 2 ng ating kung ano yung pagkain ng ating mga cats at yung gastos nila sa kanila. Mga food, maintenance, yung shampoo, ganyan, no? O, mamaya papakita ko lahat ng mga food ng aking cats at yung mga nabili natin kahapon, yung kanilang mga purina, kasi iba-iba yung food nila para hindi sila nagsasawa, ne? So, papakita ko mamaya kung paano ko i-prepare yung kanilang mga food. And ano pa yung mga sinasama ko sa mga food nila. So, mga kapusa, ito po yung ating resibo dun sa ating grocery sa ating mga cats. $179.29. Ayan, nandyan na lahat. Yung shampoo, liter, yung tatlong sako ng food, tapos yung one spot. Ayan, so. So, hello. Today po is ipapakita natin yung mga pagkain sa ating mga cats, no? Iba-ibang cats, iba-iba kasi yung food nila. So, eto yung binili natin kahapon na indoor, pang-indoor cats lang ito na Purina Chow. Yung iba-iba yung kulay. Chicken flavor. Yan gustong-gusto nila. At saka, etong economy to try natin to kasi bago. Chicken flavor din. Etong isa is complete nutrients, yan. Chicken flavor din na Purina Chow. Tapos, etong Royal Canin na indoor cats para sa ating mga adult cats. Tapos, etong Royal Canin na kitten para sa ating mga kitten at buntis na pusa. Eto, buntis na pusa, no? So, eto mga kapusa, pinapakain ko ito dun sa mga buntis na pusa kasi nga, very nutritious ito. Kailangan ng mga kitten at ng mama cat para healthy yung kanilang mga ilalabas na kitten. So, habang buntis pa lang, pakainin na ng kitten food. Yung kitten food is mas masustansya compared dito sa adult food. Eto naman din sa mga male cat. So, minsan kasi nagsasawa din sila eh. So, kaya meron tayong ibang mga food dito. So, ito yung mga container na ng mga pagkain ng cat ko. Ito. So, mga recycle din ito. Dating lalagyan ng mga litter to. Yung mga litter sand, no? Yung mga yan. So, ito ang laman niya is Whiskas. Ito, kabibili ko lang ng Whiskas. Ganito po yung Whiskas. Ayan. May parang mga treats siya sa loob. So, sabi nila is nakaka-UTI. Depende po yan sa cat nyo kung umiinom siya ng water. Kasi matagal ko nang pinapakain to, gustong-gusto naman nila. Tapos dito, ito yung Friskies naman ito. Dati na ito. Dati na po tong Friskies na to, no? Nabili ko yan last week. So, paiba-iba nga, sabi ko nga sa inyo. Yan, paiba-iba sila ng food. So, Friskies ito na Purina din. Maganda kasi. So, yung kabila niya. Itong container na to, yung Purina Chow na indoor. Ganito yung texture niya. Yan. Papakita ko mamaya. So, itong dalawa empty na yan. Wala nang laman. So, meron pa tayong mga lalagyan dyan. At ito yung Royal Canin na pang-kitten. Ano to? Maliit yung laman niya. Yung pang-kitten. Ayan, oh. Maliliit yung butil, no? Maliliit ang butil nitong kitten. Tapos itong papakita natin itong indoor. Yung malalaki naman butil nito. Pa-triangle sila. Ayan. Triangle ito. Ayan. Triangle yung kanyang mga shape. So, next is ito, ilalagay na natin sa mga container. Sakto, tatlong container, no? Isang sako dito is 8 kilos. So, nasa $20, depende, no? Ito, $21-something. Ito, $20, yung $21-something. Yan. So, sa pagkain lang, kasi iba-iba. So, pag nagpapalit tayo ng pagkain, hindi agad-agad. Ang gagawin, pag nagpalit tayo ng pagkain, is kalahati yung dati niyang food. Tapos, kalahati yung bagong cat food. Bakit? Kasi pag nagpapalit ka, hindi pwedeng palitan agad. Magtatae yung cats nyo. Magtatae po.
yun ang reason. Kaya wag nyong agad-agad palitan yung pagkain ng inyong cat. Talagang magtatae yan, no? Normal po yun pag nag-iba kayo ng food. Kaya gradually or slowly, dun kayo magpalit ng food. Yan. So, lalagay ko muna sa mga container itong mga pagkain ng ating mga cats, tapos papakita ko yung mga ibang supply nila. So, eto po yung bago natin itatry, yung economy. Canadian brand po ito. Ngayon ko palang ito nakita. So, ayan. Para siyang royal canin na triangle din yung shape nyo. Para siyang indoor royal canin. Yan. So, eto yung bagong cat food. Titignan natin kung gusto ba nila to, no? Update ko kayo. Ano na naman yung Purina Cat Chow Complete Advanced Nutrition for All Cats. Ayan, made from real chicken. Ayan, real chicken ito. I think sa Philippines meron din ganito. Kasi nakakita ako sa may Walter Mart. Ayan, meron din silang Purina Cat Chow sa Philippines. Ayan. So, ito gustong-gusto ng mga cats ko. Ayan. Ayan si Daphne. Ayan, ayan si Prince. Hi, Prince! Hello, ang pogi ni Prince, so naligo pa hapon. Ayan, tsaka si nandun sa litter box, so marumi. Pero maliligo siya mamaya, so okay lang. Ayan, so ayan na, na natin lahat halos ng ating mga food. Nasa container na. Ayan. Ayun nga yung mga dry food nila, no, na binili natin. Yan yung mga update sa ating mga cat food. At tsaka, eto, so yung mga diet nila, meron din tayong mga wet food na binili ko. Eto, yung nandito sila sa drawer nila. So, eto yung drawer, meron silang mga Friskies na wet food, pate. Eto yung gustong-gusto nila, pate. Meron din silang ano, yung shredded, parang kinayod. Ganyan yung shredded, may cheese. So, eto yung mga cat food nila, nandito lahat, mga wet food. Tapos, meron din silang pet food na Whiskas. Ito, paborito nila. Ayan. Yung cuts and gravies. Yung chicken flavor, halos ang pinapakain ko para hindi sila nagkakagalis-galis. Tapos, meron silang whole goat milk. Ayan. Ito yung pinapadedi sa mga bagong mga kitten or sa ating mga pregnant mommy. No? Tapos, ito na yung mga vitamins nila. Ito yung salmon oil. Wild caught fish oil na may omega 3 skin coat. Yan ang diet nila. Tapos, ito urinary support. Ito para iwas UTI at maganda sa kidney health, renal function ito. Kasi wala na akong ano eh. Mauubusan na ako ng Renacure. Ito yung sambong syrup. So, pumili na ako nito. Tapos, ito yung hair and skin coat formula, pampaganda ng coat ng ating mga cat. So, ibablog din natin isa-isa ito kung ano yung importance nila, no? Tapos, yung treats nila, na hindi na to temptation eh, nilagay ko dito is yung greenies, yung treats. Tapos, dahil wala tayong mga cat grass, itong catnip na lang ang ginamit ko. Catnip ang pinapakain ko sa kanila para nare-relax. Tapos yung treat nila, ito yung mga treats nila, Catit. Isang box itong binili ko. Isang box yung binili ko na iba-ibang flavor. Yan. So, nasa 80 pieces yan. 80 sachet na may chicken and liver, salmon, chicken and shrimp, at saka tuna recipe. Yan ang gusto nilang treats, no? Ayan, nandito lahat dito sa lalagyan na to. Tapos yung basket na yun, mga cream, mga gamot. Yan, kompleto, no? At ito yung nabili natin kahapon, yung eye wipes. Napaka-importanting may eye wipes sa mga Persian para hindi sila masyado nagmumuta. Tapos ito sa shampoo, sa hairball, para hindi sila nag-hairball. Yung hairball, ito yung pabilog na mga hair nila na kinakain tapos sinusuka. So ito magandang shampoo to para doon. So, vlog natin yan next time. Ito dun sa mga kuto, mga galis, ganyan. Ito maganda. So, ito yung shampoo nila para sa kuto, galis, ganyan. So, wala naman sila. So far, ito lang yung parang prevention is better than cure. Tapos, ito din, monthly, pinapatakan ko sila ng, ito parang detix eh, one spot. So, i-vlog din natin to kung bakit napaka-importanting may ganito yung ating mga cat, no? Lalo na kung madami sila, tapos pa
meron tayong bagong mga cats na dumadating. So, ayan. So, today, yun ang ating vlog about dun sa ating mga cats, cat food, mga supplement nila, and yung grocery ko sa kanila kahapon. So, I hope may natutunan kayo ulit sa ating vlog sa mga pagkain ng cats. And kung meron pa kayong question, just comment down below. Tapos, yan, answering ko. Don't forget to follow din sa ating TikTok, StarKitty7, and then sa ating YouTube is StarKittyCat. Yan, and see you whenever, and take care. Bye-bye.